Andito po tayo ngayon sa San Ildefonso, Bulacan, kina Sir Ferdy, sir. At tayo ngayon ay gagawa ng instructional video paano magtanim ng cabbage para sa lowland. At itong lugar natin ngayon ay ito yung, sir, yung tinatawag mo na bahay kubo, ano mo? Demo farm. Demo farm. Mm-hmm. So, ano po ang, paano tayo mag-uumpisa, sir? So, dahil direct sa kahiling ano mga viewer nyo. Viewer natin. Yeah, viewer natin. Gagawa po tayo ng isang video para ipaliwanag natin yung simula sa pagpupunla, pagtatanim at hanggang pag-harvest ng repolyo. Gagawin ko na po ngayon yung kung ano yung una. Mm-mm. Ang una po dito ay gagawa muna ako ng punlaan. Ng punlaan. Oo. So bago natin i-discuss, sir, yung punlaan, gusto ko lang pag-usapan natin. Bagamat sinabi natin na sa lowland, ano, na-discuss na rin natin na yung seeds na ginagamit mo dito ay not necessarily for lowland variety. Yung nasa middle elevation na cabbage ay nag-grow mo dito sa lowland. Ano yung mga considerations bakit nag-grow ang isang highland cabbage dito sa lowland? Siguro po una yung dahil pag buwan ng mula September, mm-mm, hanggang January o hanggang ngayong Marso, mm-mm, eh malamig pa naman ang panahon dito sa bayan ng San Ildefonso. Mm-hmm. Kasi ang San Ildefonso ay lowland siya pero parang nasa mid. Parang ganun, sir. Halos kapantay na nga natin yung bundok eh. Kaya pwedeng ganun na yung... So, yun po ang number one. Kailangan yung elevation o yung lugar pipiliin din natin. Dapat yung sa klima na medyo malamig, kaya nga ho ideal pag buwan ng September hanggang in this case kahit umabot ng March ay pumupwede siya. So maliban, sir, doon sa climate na ano na considerations, ano pa ho ang mga kailangan na lang make it sure na meron para yung cabbage nila ay mag-grow? Kailangan lang pong siguraduhin nila na maayos yung kanilang tataniman. Mm-hmm. Tapos yung tubig na gagamitin nila ay sapat para dun sa halaman. Mm-hmm. Tapos yung mga organic na abono ay kailangan para kasi pag commercial nasasaktan yung halaman, kailangan niya ng malamig na lugar, mm-hmm, para makarecover. Mm-hmm. Pero kung organic ang gagamitin mo sa pagtatanim, mm-hmm, hindi siya nasasaktan, mm-hmm, kaya tuloy-tuloy siyang gumaganda. Mm-hmm. Maliban dito sa San Ildefonso, saan ho kaya pwedeng magtanim ng cabbage na mga lowland areas? So tingin ko kahit naman saan dito sa Pilipinas, pwedeng magtanim ng cabbage. Mm-hmm. Pero kailangan lang nilang pumanahon. O kung anong panahon medyo malamig sa kanilang lugar, mm-mm, saka sila magtanim. Okay. So, kung meron na yan, meron na sila ng mga requirement na yan, ano, sir, ang consideration doon sa pili ng lugar saan ka ngayon magpupunla? Yun bang lugar kung saan ka magpupunla, yun din yung klase ng lugar saan ka eventually magta-transplant? Pwede po, sir. Mm-hmm. Sa katunayan po, itong kinatatayuan natin, mm-hmm, dito po ako gagawa ng punlaan, mm-hmm, at dito rin ako nagtatanim. Okay, dito. So meron lang tayo mga pamamaraan na ituturo o pakikita, mm-hmm, para maging punlaan siya o maging taniman. Mm-hmm. So ano ho ang preparation na kailangan natin dito sa seedbed? Seedbed. Okay. Dito sa ating seedbed, siyempre kailangan natraktura mo siya o naararo. So ito po, natraktura na to? Ito, natraktura na to. Medyo kailangan na idurog o pino, mm-hmm, para yung seeds niya ay hindi madagana ng malalaking tipak ng lupa. Oh. So itong nakikita nyo, may mga malalaki pa, mm-hmm,
aayusin ko pa to para maging pulaan. Okay. So, ang unang gagawin natin ngayon dito ay ano, pipinuhin yung lupa. Pipinuhin. Okay. So, bago natin magpino, sir, ano yung distance na kinawa mo? Gaano kalaki itong seedbed? Ano yung pagitan niya sa susunod na seedbed? Gaano kalaki yung kanal in between? So, dapat po sa seedbed, hindi kayo lalampas ng 1 meter. Okay. Ito, kung makikita nyo, malapad to para sa 1 meter. Okay. Ang kaibahan po kasi nung 1 meter lang ang gagamitin nyo, kung magdadamo kayo, maabot. Damo. Mm-mm. At kung magpapatubig kayo, mas mabilis maabot ng tubig yung gitna. Mm-mm. Na hindi nabababad yung nasa gilid. Mm-mm. Kung makitid lang siya. Mm-mm. Yun ho bang haba ng bed? Wala hong issue doon? Sa haba po, wala na dahil conforme yan sa dami ng ipupunla. Okay. So, na-mention mo yung kung mas maliit yung bed, yung 1 meter yung bed, ay mas madaling mabasa. Ibig ba sabihin nung patubig mo ay dito mo sa kanal dinadaan ang tubig? Flooding po tayo sa kanal. Flooding. Furrow irrigation. Furrow irrigation. Okay. Meron pa ba akong nakalimutan na importante doon sa stage nung bed bago makarating sa stage na to, yung nakikita nila ngayon? Isa lang po siguro, kung mayroon kayo talagang mga organic na gagamitin, bago araruhin, ilagay na o ihalo na para nakahalo na siya sa lupa. Okay. So, ibig sabihin nun, raw yun. Diba sa pag ang lupa, pag hindi pa naararo, flat yan. Flat. Di may mga damo-damo yan. May damo. So, doon mo ilalagay? Pwede nang isabog yung isabog. Organic doon. Gaano kadami po ang isasabog mo na manure or organic doon sa lupa na yan? So, sa ganitong flat, kung ito yung haba na to eh, meron kayong tatlong plat na ganito kahaba, yung isang bag na organic kasya na dito. Ano po yung isang bag na organic? Ilang kilo po yun? 50 kilos siya. 50 kilos. Anong klaseng organic po yun? Kung yung mga nabibili natin dyan sa tindahan, pwede yan. Pwede, lalong maganda yung vermicast. O kaya yung mga dumi ng kalabaw, baka na bulok na, hindi yung bulok na sariwa. Okay. So importante po 'yon. Pag gumamit kayo ng manure, make sure na bulok na siya. Otherwise, ano po ang mangyayari doon sa plot o yung tanim natin pag ang ginamit mo ay yung raw? So maaring yung sa buto pa lang, sa seeds pa lang hindi na tumubo pagka sariwa yung ano eh, yung organic na ginamit. Pero kung bulok na siya, yun yung gustong-gusto ng halaman natin para tumubo. Mm-mm. Sir, bigyan mo kami ng ano ang tamang itsura ng isang manure or organic fertilizer na bulok na or ready to use para hindi ho naman sila magkamali ng ilalagay. Ito po sa timba natin, meron po tayong sample dito. Kailangan po pag pinawalan nyo yung organic, natatangay na siya ng hangin, or makita nyo itim na siya at walang At pulbos katas. Na pulbos. Walang katas. So. Walang katas. Mm-hmm. Anong klaseng organic po ito, sir? So, yan po ay pinaghalo-halo ko lang ng mga ano nga tawag dito? Sa rice hull. Rice hull. Okay. Dumi ng kalabaw. Saka yung mga gulay namin na yung trimmings, yung pinagputulan ng gulay, yung mga halo-halo na yan, sir. Pero dito lang. In short, ikaw ho gumawa ng sarili mong organic fertilizer. Ako gumagawa. Gaano ho katagal yung proseso na yun? So, medyo yung ibang sangkap niyan, sir, matagal. Lalo na dun sa gulay. Medyo matagal siyang mabulok. Pero yung rice hull, madali lang yun dahil hal na siya kasi ipa na siya ay ipa na siya tapos uli mamaya uling pakikita na. Ko sa inyo kung paano tayo nagagawa ng rice hull. Sige sir, maganda yan. Ilang buwan ito na bago mo na-achieve itong ganitong itsura? Ito sir, ganitong itsura siguro yung 1 month kaya na yan. One month. Meron ka bang linalagay na chemical para mapabilis yung decomposition? Wala ako sir, ginagamit mo wala, chemical talagang yan. Natural. Sige sir, gagawa ho tayo ng separate na episode
paano maggawa ng organic fertilizer. Ituturo rin ni Sir Ferdy sa atin yan. Sir, lahat ng sikreto mo, i-reveal na natin. Walang problema yan. Basta para sa mga viewers natin, makatulong naman tayo. So, yan. Sige sir, umpisa natin sir. Ano yung unang step na gagawin natin dito sa bed? Kailangan ko siyang liitan. Mm-hmm. Tapos, kailangan nyo lang palahin pabalik. So, pabalik siya. Yan. Para tumaas. Para tumaas. Okay. So, ito po ay for the purposes of demo. Hindi ho natin tatapusin ng buong buo. Makita nyo lang ho anong itsura, ano yung ideal na itsura ng isang bed na gagawing seed bed. Ito po kasi ay originally prepared ni sir para doon sa transplant. But for the purposes of demo nga, para makita nyo ano yung ideal na size ng isang seed bed. So hindi talaga maiwasan sir na may malalaking tipak, no? Hindi yan sir, kasi talagang pag yung ating rotavator, hindi naman siya ganun kapino. Ah, okay. Oo, dito lang natin sa kapiraso na ito ipakita sa kanila. Okay. Ideally, kung ikaw ay nag-uumpisa, napaka-importante yung precise, no, yung tama yung mga sukat. Pero kagaya ng laser na expert, no, tingin-tingin lang alam na nila yung tamang distance, alam na nila yung tamang sukat. So sa kanila kahit hindi na minimetro-metro. Pero sir, sige, for the purposes of demo, pwede ba natin gawin yan? So sir, pagkatapos mo itong patagin, eto sir, binanggit ko kanina na 1 meter. So ayan po, 70 at dito pa yung 1 meter. Ito. Pero mas maganda kasi mas makitid para mas madaling abutin. Abot mo siya. Pero kung gusto mong gawing 1 meter yan dito banda, kaya pa. Pero mas rekomendado ko 80 para noon ay abot mo magkabila. Para in terms of management, yung mga management activities ng seedling, madali mo siyang i-manage. Okay sir, so meron na tayong sukat. Okay, ano ang next na gagawin natin? So, after natin yan na mapatag, o meron talaga akong gamit na pang guhit. Kaya lang, nasa farm, hindi ko nakuha. Kailangan nyo siyang guhitan. Kasabay na niyan, maalis yung malaki. Oh. Yan, parang guhit lang na hindi siya makikita. Guhit. O, guhit din siya. Yan. Kita ba direct yung guhit? Hindi masyado. Ito yan. So kung makikita nyo po, meron siyang line. May guhit. So hindi naman siya precise na kitang kita. Kailangan nating dagdagan uli siya ng organic. So hindi na siya ganun karami. Para lang may kapitan agad yung ugat o pantakip dun sa buto. Okay. So, sinabi mo sir, hindi na ganun kadami. Gaano kadami yung hindi na ganun kadami? So, makita lang nila na medyo maiba-iba na yung kulay ng ibabaw ng lupa. Yan. Okay na yan. So, ito po yung seeds ng cabbage. Ang seeds ng cabbage, sir, parang kaparehas ng seeds ng kinchay. Pechay. Ano pa? Sibuyas, ganun lang din. Maliliit. Sibuyas. Sa maliliit lang sila. Ganito naman ang pagsasabog niya. Bubudbud niyo lang siya pag ganyan, yan. Parang parang naglalaro lang, yan. Yan. Oh, ganito. Ipigapigain niyo lang yung daliri para lumabas yung buto. Hindi mo na kailangang hirap na ano. Wala ka na ibang dapat gamitin. Yan. So yan. So paano mo yan matatadyo sir na pantay-pantay yung pagkadapo niya doon sa lupa? Karkulasyon na lang sir, karkulasyon na lang. So again, kung ikaw po ay lagi mo nang ginagawa yan, natatantya mo siya.
Tapos na po tayo, sir? Tapos na po tayo tapos sa pagtanda. Pero kailangan po nating after nating isabog yung seeds, didiligan natin siya. Pero ang pandilig natin dyan, hindi kailangan masyado malakas. Pwede nyong gamitin yung mga gripo, pero kailangan nyo pa rin siyang gamitan ng nozzle. O isang pamamaraan kung paano nyo paliliitin yung mga tulo. Kanina po, nung tinitignan ko tong seeds, ang in-expect ko, ubusin ni sir. Ubusin ni sir. Yung pala, wala, parang wala pang ganito, no? Yung naiikalat doon sa kaperasong prepare natin na bed. Yung organic fertilizer niya, ganun lang din kakonte yung sinabog niya, parang wala pang isang dakot. Kahapon, nag-fertilize ako doon sa tomato ko. Yung isang ganyan, dalawang ganyan sa isang puno. So ganito po ang pagdidilig niya, kailangan mapino. Mapino. Kailangan mong pigain yung dulo ng hose para hindi tamaan o tumapon yung buto. Yan. Mababasa na siya ng dahan-dahan. Hindi mawawala yung buto. Hindi madi-displace. Oh, hindi siya madi-displace. So, lilipat ng lugar para magkasama-sama. O, mawala doon sa lugar. Yan. So, Henry, ito yun eh. Ito lang po yung prepare natin, ha? Ito lang. O, yan lang kapirato. So, konti lang din po pala yung tubig, no, sir? O, yan lang. Okay na. Basa na siya. Kasi maliliit lang yung buto niya. Madali siyang mabasa. Hindi siya kailangang madaming tubig. Pag nababad siya, pwedeng maging sanhi ng pagkabulok. So kailan ho tayo ulit magdidilig niyan? So pwede natin siyang diligin tuwing umaga. Tuwing umaga. Everyday? Everyday. Nang ganun lang kakonte? Ganun lang. Ganun lang. Basta nabasa lang siya, okay na yun. Okay. So ilang araw po yan, sir, bago natin makikita na nag-germinate na yung seeds? Dahil maliliit na seeds yan, 3 days lang, kita natin pumuputok na siya. Okay. So sa 5 days, nakatubo na. Tubo na siya. Yung 5 days, meron na yung pear na dahon na ganun. Dahon yung na, unang dahon. Meron na siya. Anong tawag doon? Cotyledon ba tawag doon? Hindi ako masyado. Basta nakita na. Basta meron yung first pear ng dahon in 5 days. Makikita days na yan. Oh. So basta ang management mo lang dito, sir, ay lagi ano? Basa. 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 Oh. Bakit, sir, yung... Kailangan mamasa-masa, hindi pala basa. Mamasa-masa lang. Oh. Bakit ano? Ganun lang kasimple yung preparation mo. Samantalang may iba, ang dami-daming ano, ang dami-daming sinasabi na gagawin. Siguro, sir, ayaw nilang ituro yung pamamaraan. Pero ganun lang talaga kasimple yung pagpupunla. Ganun lang talaga. Pwede naman tayong magpunla sa seedling. Oo. Isa-isang kada hole, isang buto. Oo. Pero para bibili ka ng ano na seedling plastic tray. Seedling tray. Para mabenta nila yung plastic tray. Baka magalit na yung mga suppliers sa atin. ang problema sa pag naka-seedling tray, siyempre kailangan mo pa ng nursery. Correct. Si set up in nursery, pwede. Bibili ka ng net, bibili ka ng mga ano. Ang dami pang kailangan. Kung simpleng farmer ka, sir, ano ibibili mo ng nursery? Ano ibibili mo ng plastic tray? Oo. Samantalang eri, pwede naman. Ang sabi nila, kaya doon ginagawa yon for protection. Totoo ba yun, sir? Protection sa businessman? Protection daw sa insect. Sa peste, sa diseases. Kung nursery, oo, pwede. Okay. Pero sa tingin ko yung seedling na ginayak sa nursery, hindi siya ganun katatag. Ah, talaga? Kasi alam naman natin pag nakalilim yung isang uri ng pananim o halaman, mabilis siyang tumatanghad. Oo. So, kulang naman siya sa sigat ng araw. Kaya pala sinasabi nila na before mo daw i-transplant, hardening mo pa. May sinasabi para sila mo hardening ng 3 days. Dito, you don't need hardening. Wala na. Diretso, transplant. Diretso. Kasi direkta na siya dun sa araw.
So yun po, alam lang natin yung characteristic ng bawat halaman, na kung yung halaman na yan pala eh hindi naman ganun kadelikado at kaya naman siyang mabuhay ng seedbed direct sa sunlight na hindi natin kailangan ng napakadaming structure at napakaraming gastusin, eh di doon na ho tayo. Sir Ferdy, tapos na ho tayo sa ano, sa land prep hanggang doon sa seeding. Na-discuss na rin natin yung management ng seedbed. Tama ho ba? Tama po. So bukod dun sa pagdidilig, wala nang ibang management na kailangan dun sa seedling? So kailangan nyo lang din po yan na damuhan, mm-hmm, kung may damo, mm-hmm, at kailangan nyo din siyang abonohan kung nakita nyo mahina yung klase ng punla. Ng punla. Anong kung, klaseng abono po? Kung naninilaw siya, mm-hmm, kung organic ang gagamitin nyo, mm-hmm, diligan lang natin ng mga vermity, yung mga ganun, yung coction na mga tinitimpla. Okay na yun. Pero kung hindi naman natin nasabi na hindi gumagamit ng commercial, uh-oh, pwede namang maglusaw ng urea or ng triple 16. Yun ang gagamitin natin pang-dilig. Pero maselan yung kailangan lagi pag nagdilig ka ng abono, mm-hmm, after 3 hours o 6 hours, mm-hmm, babanlawan mo para hindi malusaw yung dahon. Dahon. Mm-hmm. After 3 hours. Kailangan panlawan. So ano po sir ang kailangan nilang tandaan as far as management is concerned for seedbed? O, tapos nga, yun, sa damo lang, yun lang, wala nang ibang kailangan tandaan. Napakadali, mm-hmm, lang. Kung paano kayo nagpupunla ng pechay, mm-hmm, o nung araw ay yung talong, mm-hmm, at kamatis, mm-hmm, ganun lang din. Ganun lang din kasimple. Mm-hmm. So sabi nga ni Sir Ferdy, hindi mo kailangan ng napakaraming gagawin at hindi mo kailangan gumastos ng napakadaming kailangan bibilhin para magawa mo yung seedbed. So sa kanya, bumabalik doon sa nakagawian. Di ba sir, dati yan lang naman talaga ang ginagawa. Kailan lang naman pinauso yung mga nursery at kung ano-ano mga ano na mga gamit. But kay sir, effective yung ganitong klaseng sistema. So susunod na video, pag-uusapan naman natin yung transplanting at management ng newly transplanted cabbage.